Sina Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Sina Recap KH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng US Army EOD team na nakapagligtas ng maraming buhay sa panahon ng giyera sa Iraq. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2008 na pinamagatang The Hurt Locker. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa panahon ng giyera sa Iraq, ang US Army EOD, o tinatawag na Explosive Ordnance Disposal Team, kasama ang Bravo Company ay kasalukuyang naghahanap ng IED o Improvised Explosive Device sa mga nakatambak na basura gamit ang isang robot na nasa kontrol ni Sergeant J.T. Sanborn. Nalaman nilang kumpirmadong naglalaman ng IED ang mga nakatambak, balak ng team leader ng grupo na si Staff Sergeant Matthew na pasabugan na lang doon ang IED. Agarang pinalikas ng mga kasundaluhan ang mga tao sa paligid habang pinabalik na nila ang robot dahil ito ang magdadala ng gagamiting pampasabog palapit sa IED, ngunit biglang nasira ang gulong ng kariton na naglalaman ng pampasabog. Napilitan na si Matthew na lapitan ang pampasabog upang madala sa target suot-suot ang suit habang sinusuri ng kasamahan ng paligid, matagumpay na nalagay niya ang mga ito sa IED at sinimula nang umalis sa lugar. Bigla namang nakakita ang kasamahan nila sa team na si Specialist Eldridge ng kahinahinalang lalaki na may dalang cellphone. Nilapitan niya ang lalaki at pilit na pinapababa ang hawak nito. Subalit bago pa nila mahuli ang lalaki, ang hawak pala nitong cellphone ay ang detonator sa natagpo ang IED, pinasabog ng lalaki ang bomba dahilan ng pagkamatay ni Sergeant Matthew. Kinalaunan dumating ang kapalit ng napatay na EOD team leader, siya si Sergeant First Class William James na may kakaibang diskarte at galing sa pagdi-disarma ng IED. Tinagtagal nagkaroon na sila ng unang misyon na magkakasama, na pag-alaman ni James mula sa Army na naroon na may nakitang wire sa daan na posibleng IED. Gustong makita ng personal ni James ang hinalang pampasabog, pinigilan naman ito ni Sanborn dahil mayroon naman silang robot na ginagamit. Ngunit tumanggi ito at isinuot ang suit at agarang pinuntahan ang lugar. Bago pa makalayo si James, nag-iwan ito ng pangpausok na ikinagulat nila kung anong nangyayari. Galit na galit si Sanborn sa ginawa niya matapos itong gumawa ng bagay na wala sa kanilang mga plano. Bigla namang may dumating na taxi at tinumbok si James, tinutukan niya ito ng baril kaya tumigil ito sa harap niya. Pilit na pinapaalis ng mga army ang taxi sa daan habang alalang-alala si Sanborn sa team leader. Pinaputukan ni James ang nagmamaneho ng taxi kaya tuluyan na itong umatras at doon na ito hinuli ng militar. Pagkatapos pinuntahan na din ni James ang lugar kung saan kumpirmadong may nakabaon na na IED, matagumpay niya itong nadisarmahan na inakala nilang tapos na. May nakita pa si James na isa pang wire, nang baklasin niya ito laking gulat niya nang makita ang napakadaming nakabaon na IED sa lugar. Isa namang lalaki ang nagmamasid sa kanya na may hawak ng detonator ng mga natagpo ang IED. Bumaba ang lalaki upang pasabugan na ang bomba pero bago niya pa ito nagawa, tuluyan nang nadisarmahan ni James ang lahat ng pampasabog. Matapos ang matagumpay na pagdidisarma ni James, masama pa din ang loob ni Sanborn sa kanya dahil sa hindi niya pagsunod sa protocol, 39 na araw na lang kasi makakauwi na sila kung hindi sila mapatay sa misyon. Pagbalik sa camp, dinadala pa rin ni Eldridge ang trauma sa pagkamatay ng sergeant matapos itong bigong pigilan ang terorista sa pagpasabog ng bomba, tinutulungan ito ni Colonel Cambridge bilang isa ding psychiatrist sa camp. Sa labas may nakilalang bata si James na nagtitinda ng DVD sa kanya, bumili siya ng isa ng malamang magaling magsalita ng Ingles ang bata. Kinalaunan may bago na namang natagpo ang kahinahinalang IED, agarang pinuntahan ng EOD team ang lugar. Idinitalye kay James na isang sasakyan ang nakitang kahinahinalang may dalang pampasabog sa loob. Habang pinupuntahan ni James ang sasakyan, isang lalaki sa itaas ng gusali ang nagpaputok at tinamaan ang sasakyan na dahilan ng pagkasunog nito. Pinagtulungang pinaputukan ng mga sundalo ang lalaki habang kumuha naman ng fire extinguisher si James para patayin ang apoy. Agarang umakyat sa rooftop si Sanborn upang protektahan si James sa posibleng sniper na lumabas. Napatay naman ng mga sundalo ang namaril. Nang buksan na ni James ang sasakyan, laking gulat niya nang makita ang napakadaming pampasabog sa loob nito. Tinanggal niya ang suit na suot-suot niya na ipinag-alala ng mga kasamahan. Sinabi ni James na kahit gaano pa kakapal ang suotin niya, maaari pa din silang mapatay sa dami ng IED.
Kumuha si James ng gamit at isa-isa niyang dinasarmahan ang mga pampasabog ngunit hindi niya makita ang nagpapagana sa detonator kaya hinanap niya ito sa loob ng sasakyan, minamadali na ito ni Sanborn dahil madaming taong nanunood sa paligid nila. Nakukulitan na si James kay Sanborn kaya tinanggal niya ang komunikasyon nila upang hindi na ito maistorbo. Lalo namang nag-alala si Sanborn na baka mahaharap sila sa mahirap na sitwasyon nang makita ang mga kalalakihan sa tore, di rin nagtagal na gawa ding mahanap ni James ang trigger at tumawag na tapos na ito kaya nakaginhawa na ng maluwag ang mga kasamahan. Pagbalik sa sasakyan, binigyan ito ni Sanborn ng isang suntok sa pagtanggal niya ng komunikasyon. Bago pa sila makaalis dumating si Colonel Reed hinahanap ang nag-disarm ng bomba, nang makilala niya si James hangang-hanga ito sa ginawa niya at inalam kung ilang bomba na ang na-disarmahan niya, sinabi ni James na 873 na lahat-lahat, gulat na gulat ang Colonel sa dami ng na-disarmahan ni James. Pagbalik sa camp nakita ulit ni James ang batang nagtitinda ng DVD, nakipaglaro siya ng soccer sa bata at bumili ulit ng DVD sa kanya. Kinalaunan pinasabog ng EOD team ang mga nakumpiskang IED sa labas ng camp, nang pauwi na ang mga ito pinara sila ng armadong kalalakihan sa tabi ng daan. Pilit nilang pinapababa ang mga armas ng mga ito, nalaman din nilang private military contractors pala ang mga kalalakihan na nasiraan lang din sa lugar matapos manghuli ng wanted Arabs. Nanghihiram lang nang magagamit ang private contractors upang ayusin ang sasakyan nila na agara namang tinulungan ng mga ito dahil nasa iisang panig lang sila, ngunit bigla silang inatake ng mga sniper sa lugar na ikinamatay ng ilang private contractors. Agarang gumanti ng putok ang mga ito subalit hindi nila nakikita ang mga kalaban, sinubukan namang tumakas ng mga preso kaya pinatay na ito ng pinuno ng private contractors dahil patay man o buhay makakatanggap pa rin sila ng reward sa ulo ng mga kriminal. Naglabas na din ng sniper rifle ang mga private contractor at sinubukang pinatamaan ng pinuno ng grupo ang mga snipers na nagtatago sa isang gusali ngunit bigo itong makatama dahil sa layo nila, nang subukan niya ulit ay doon na ito napatay ng mga kalabang snipers. Pumalit si Sanborn bilang sniper ng grupo habang si James naman ang spotter niya, masyadong malayo ang mga kalaban kaya hindi rin ito natamaan ni Sanborn. Naubusan na rin sila ng bala kaya naghanap si Eldridge ng bala sa napatay na private contractor, ngunit nalagyan ito ng dugo, bumaba na si James upang tulungan ito. Pagbalik niya sa itaas sinubukan nila ulit paputukan ang mga sniper sa bagong direksyon, doon na natama ni Sanborn ang mga kalaban sa itaas. Isa pa ulit ang lumabas sa may bintana kung saan natamaan niya rin ito, nag-aantay pa silang may lumabas pa na kalaban sa gusali. Sinubukan pala silang ikutan ng kalaban, bago pa ito nakapagpaputok sa kanila napansin ni Eldridge ang sniper at doon na niya ito napatay. Pagbalik nila sa camp nag-inuman ang tatlong EOD sa silid ni James, nalaman nilang itinatago ni James ang mga nakukumpiska niyang detonator sa IED na nadidisarmahan niya. Kinabukasan may bago na namang namataan na lugar na hinalang may pampasabog, nang pasukin ito ng EOD team na diskobre nilang pagawaan ito ng IED. Nakakita din si James ng isang katawan ng bata, hinala niyang ito yung nagtitinda ng DVD sa labas ng camp, may pampasabog na itinanim sa loob ng katawan ng bata, planong pasabugan ni James ang katawan doon ngunit nakaramdam ito ng awa kaya dahan-dahan niya nalang hinanap ang detonator ng IED saka ito dinasarmahan at tinanggal ang pampasabog, dinala niya din ang katawan ng bata sa paglabas upang mailibing. Kasalukuyan namang pinapaalis ng Colonel ang mga sibilyang nasa paligid, nang tawagin na ito ni James para sana umalis na bigla na lang sumabog sa harapan nila na ikinamatay ng Colonel. Sa camp nakita ni James ang nagtitinda ng DVD sa malapit, pinuntahan niya ito at inalam kung anong nangyari sa batang kasama niyang nagtitinda, ngunit hindi ito marunong magsalita ng Ingles. Pinaalam niya ito sa mga sundalong naroon na baka spy ng kalaban ang mga ito, sinabi naman sa kanya ng sundalo na malinis ang lahat ng nagtitinda sa paligid ng camp. Kinahapunan ang nabungan niya ang lalaking nagtitinda at nagpahatid sa tirahan ng bata, pinasok ni James ang bahay na pinagdalhan sa kanya ng lalaking ngunit hindi kilala ng may-ari ang batang tinatanong niya. Dumating din ang asawa ng nakatira sa bahay kung saan nagalit ito sa kanya kaya napilitan na si James na tumakas, naglakad na ito pauwi ng camp matapos siyang iwanan ng naghatid sa kanya doon. Pagbalik niya ng camp na pagkamalan si James na kalaban, buti na lang may naipakita itong ID. Nang gabi ding yun may sumabog na tanker sa Green Zone,
pinapunta sila sa lugar upang alamin kung mayroong sangkot na suicide bomber. Walang makita ang team kundi puro sugatan ang naabutan nila na nadamay sa pagsabog. Nakakita naman si James ng lugar na hindi abot ng pagsabog, hinala niyang baka remote detonator ang ginamit ng terorista kaya hinikayat niya ang mga kasamahang hanapin ang responsable sa pag-atake na nagtatago lang sa dilim. Tinanggihan ito ni Sanborn dahil hindi nila trabaho ang paghahanap sa mga iyon, ngunit pinipilit ni James ang mga kasamahan upang tapusin na ang may kagagawan na baka pinapanood lang sila habang pinagtatawanan. Wala nang nagawa ang mga ito kundi sundin ang kagustuhan ni James, naghiwa-hiwalay ang tatlo para subukang hanapin ang taong responsable sa pagpapasabog hanggang sa nakasagupan ni Eldridge ang mga ito. Narinig ng dalawa ang putukan kaya agaran nila itong pinuntahan, naabutan nila ang isang lalaki na wala ng buhay sa tabi ngunit hindi nila makita si Eldridge doon. Nang hanapin nila ang kasamahan, nakita nila itong hawak ng armadong kalalakihan, hinabol nila ito hanggang sa mapatay nila ang mga salarin at iniligtas ang kasamahan na may mga tama sa binti. Pagbalik nila sa Camp Dumerecho na si James sa banyo para ilabas ang sama ng loob sa nangyari. Kinabukasan paglabas niya ng camp nakita niya ulit ang bata na ikinagulat nito pero hindi na ito pinansin ni James at agaran nang umalis upang puntahan si Eldridge na iuuwi na ngayon para magpagaling. Galit naman ito kay James dahil siya ang sinisisi ni Eldridge kung bakit ito may tama. Ilang araw na lang bago uuwi ang Bravo Team, isang lalaki ang humingi sa kanila ng tulong dahil may bombang nakakabit sa katawan nito. Kinausap nila ang lalaki sa pamamagitan ng translator at pinabuksan ang damit niya, natakot ang lahat nang makita ang napakaraming bomba. Pinaluhod nila ang lalaki habang pinagplanuhan ang gagawin, nakiusap naman ang lokal na pulis at translator na huwag patayin ang lalaki dahil mabait daw ito at pamilyadong tao. Nagdesisyon na si James na lapitan ang lalaki, binili niya din kay Sanborn na obserbahan ang paligid at baka may sniper. Agarang nilapitan ni James ang lalaki habang tinututukan ng baril, nagmamakaawa naman ito sa kanya na gusto niya pang mabuhay para makasama ang pamilya. Nang tingnan ni James ang bomba may nakakabit itong timer, humingi ito ng cutter kay Sanborn dahil nakabalot ng bakal ang katawan ng lalaki. Nagmamakaawa naman ang lalaki na huwag siyang iwanan, pagdating ni Sanborn sinubukang putulin ni James ang padlock ngunit masyado itong matigas. Ilang segundo na lang din ang natitira sa oras kaya pinapaalis na ni James si Sanborn upang iligtas ang sarili habang patuloy pa din niyang sinusubukang iligtas ang lalaki. Pinipilit naman itong isama ni Sanborn ngunit ayaw iwan ni James ang lalaki kaya napilitan na siyang lumayo at pinaalis ang lahat ng militar na nasa malapit. Dahil sa dami ng padlock na nakakabit sa katawan ng lalaki wala ng oras si James, humingi na lang ito ng tawad sa lalaki na hindi niya ito kayang iligtas at tumakbo na ito palayo sa lalaki at doon na sumabog ang bomba na tumama sa kanya ang impact pero ligtas ito. Nang pauwi na sila na realize ni Sanborn kung gaano kadelikado ang trabaho nila, ayaw na niyang bumalik pa sa Iraq dahil gusto niya pang magkaanak. Kinalaunan nakauwi na si James sa pamilya niya sa States, subalit habang tumatagal ito sa pamamalagi niya sa bahay na pagtanto niya na kailangan siya sa Iraq para magligtas ng buhay. Sa huli, bumalik si James sa Iraq para ituloy ang misyon niyang pagliligtas ng mga buhay bilang isang EOD. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!